maraming may gusto ngayon ay adobo ang ulam. Oo nga, natakam din sa ating lupa. Nakakagutom pagka nanonood na tayo, no, kahit di pa lunchtime. Yes, napag-uusapan natin ang pagkain. Pag-usapan natin kung ano-ano ba yung masasarap na kainin. Healthy pa, mga bay, kapag ka... Bagamat hindi naman talaga ngayon sobrang lamig. Malamig anong panahon. Pero just in case, dun sa mga nararating ng ating pagsasahing papawis. Yes. Lalim, ano? Sa ere. Yes. At nagkataroon malamig sa inyong lugar, ito ang tip namin sa inyo. Mm-hmm. Isa sa pwede natin kainin, Abay Maylin, ay... Abay, subukan nila ang carrots. Alam niyo bang mahalaga na sa malalamig na panahon kung kumakain tayo ng carrots, dahil ito ay mayaman sa vitamin A na makakatulong at maganda sa ating mga balat. At since during cold weather nga, nagde-dry yung ating skin. Mm-hmm. Nararamdaman niyo ba yung pagmalamig? Mm-hmm. At nakakatulong din to boost our immune system. Yes. Of course, meron pa yung oatmeal. Oatmeal. Favorite ko to. Nakikita mo ko every morning kumakain ako ng oatmeal. Kasi it's much more than just a convenient breakfast food. Mm-hmm. It also provides nutrients that are essential during winter talaga. Mm-hmm. And oatmeal is high in zinc, important for proper immune function. Mm-hmm. And soluble fiber na associated sa ating heart health or para sa ating mga puso, para sa mga broken-hearted. Oh, may hugot. Yung oatmeal na yan, anong normally pag kinakain nyo, anong nilalagay nyo? Meron na kasi ngayon yung quick... Ano? Instant. Nilalagyan ko ng banana. Banana or... As in. As in lang. Si as in plain, lang. Original. Pero ako pinipili ko pa rin yung, ano, yung rolled oats, di ba? Kasi pagka yung quick cooking, mas gusto ko pag kumakain nun yung medyo hinunguya. Yung medyo... Pagka instant, parang hindi ako walang challenge ba? Yan, no? Ganyan. Ganyan siya kainin. Okay. Depende pa rin pag gusto mo yung ganun, mas konting water. Oo, pwede. Yes. Para dry siya. Tapos minsan lalagyan ko ng raisin, o kaya bananas, o kahit anong prutas. Eh, hindi ko pa nasubukan, isama kaya ang carrots. Try mong gawin na parang ano, bay, parang lugaw. Masarap. Oy, pwede yun. Yes. Meron nga nakita ko yung araskaldong... Sa pambansang almusal yan. Nakita ko yun. Yung ginawa yan ni Chef Tristan. Doon ko pala nabalitaan yun. Pwede natin i-try yun, mga bay. Nakaraniwan natin kinakain ng oatmeal na medyo with sugar. With milk. Kasi nga ako, pag kumakain talaga ng oatmeal, wala naman yan lahat. Mm. Basta yun lang siya. Pag niluto ko siya, ganun. Or ng chocolate, parang sampurado, masarap din yun. Kasi kumisan pag yun at yun, ako times nasasawa, so iba't ibang nilalagay natin dyan. Mm-hmm. Yan, samantala mga abay na pag-uusapan natin pag malamig ang panahon, lalo na kapag ka-winter, bagamat dito sa Pilipinas, hindi natin nararanasan yan, pero sa ibang parte ng mundo, yan ay nararanasan ang soup! Ang perfect food. Nakakatulong ito para magbigay init sa ating katawan. Mm-hmm. Kapag malamig, syempre, ang panahon. Nasa sa inyo na kung anong klaseng soup yan, mga abay. Anong favorite mong soup? Mushroom. Okay po. Ako, clear soup. Wow. Mm-hmm. Basta lang soupy. Anything na pag merong, kalba kung makain ako, ganun, lagi akong chicken. Dapat kung ano yung soup of the day nung kung saan, laging dapat merong sabaw. O lalo na pagka, syempre pag malamig ang panahon, huwag nyo rin kalimutan. O anytime, no? Yung sushi or yung tuna roll. Naku, kahapon eh, hindi ko yata ginawa sushi. Pero anyway, choose rolls lined up with tuna or salmon. Both are good sources of vitamin D during winter months. Ha? Basta't malamig. Lalo na magde-December, the bare months na. Bagamat sabi nyo, hindi malamig ngayon. When you have limited exposure to the sun, yung palang pagkain na katulad nung binanggit natin, yung food sources of the bone, healthy vitamin become even more essential. Lalo't hindi nga tayo naarawan dahil doon sa vitamin D. Nagkukulang po kasi tayo ng vitamin D, kaya associated po ito with impaired growth, weakening of bones, and even the risk of heart disease. So, kaya vitamin D associated yan pag kumakain tayo ng tuna or salmon. Ayun, sarap niyan. Hindi ako mahilig kasi dyan. Ay, asensya na. Kaya, well, nag-belated celebration yung friend ko dumating. Kasi, sige ba, dyan ako inaya, hindi naman ako Sana dinagana mo na lang sa amin ni Mami Liz. Well, anyway, thank you so much sa'yo. Okay, eto pa mga abay, green and leafy vegetables. Itong mga cruciferous, ayan, na gulay na ito mga abay, ay sabi nga ay pwede din natin kainin. Pero yung karaniwan na pwedeng-pwede talaga,
ay cauliflower na nabibili natin, broccoli, mga abay, yan din po. Basta green and leafy vegetables, pwedeng kainin natin. At makatutulong. Ayan o. Pwede pala siya maging substitute sa rice. Ibe-blend nyo. Diba? Kailan ba i-blend o pwedeng as is? Bine-blend kasi para parang maging rice siya yung texture. Yung texture, ano. Bina-blanch lang. So, ilan lang yan, mga abay, sa pwede natin kainin kapag malamig ang panahon. Naitala nyo ba, mga bay? Gawin po ninyo para pagka malamig ang panahon, ano kaya pwede natin kainin? O yan, ano nyo na lang, balikan nyo na lang, hindi ba? Kaya maigi yung nagtatala talaga. Mainit ang panahon o malamig ang panahon, basta't mahilig kang kumain, lahat yan masarap kasi. Lahat yan na binanggit natin, paborito ko po, promise. So, yes. Babalik agad kami, mga abay, marami pa tayong pag-uusapan na pagkukwentuhan dito. At yung mga ipinadala nyong pagbati sa amin, of course, bibigyan daan natin yan sa aming pagbabalik!